Hi guys, kamusta? So today ako ay magre-repot ng isang elephant ear na variegated or albo, alocasia albo. Itong si yan, si Madam, si Kumaring Jinky na napakaganda, napaka-perfect. Pero meron tayong tatanggalin dito na isa kasi nagtuluyan na siya mag-yellow. Maybe kasi isa siya sa oldest leaf nito. Na ito yung binili ko, Ito na lang yung natira. Ito na lang yung natira na dahon. Parang ito na yung buo na natira kasi nung nabili ko to, 5 leaves. Pero halos lahat may sira, ganun. Parang ito lang yata yung walang sira. So ito yung tinira ko. So siya na lang yung last man standing. Na ito lahat, mga new kid in town. Ito, mga new kid in town yan. Yung mga yan. And napaka-perfect nila. Ayan o, oh, wala lang kasira-sira. At kahit naman ito, wala siya talagang sira na parang ngat-ngat or whatever. So ikakat ko na lang siya. And irerepat natin siya dito sa napakalaking 18 by 18 inches. Nasobrahan yata sa laki. Parang uubos yata ng dalawang sakong loam soil to. Tapos ito yung loam soil ko in order ko kanina. Kaya ngayon ko na siya irerepat. Kasi kailangan, gusto ko siyang irepat para mas lumaki yung ano niya, yung mas mag-grow pa siya. Nalagyan ko na to ng loam soil. Ang laki nito, grabe. Parang kasya yata ako sa loob. 18 by 18 by 18 inches. Nabili ko siya for 250 pesos. Color, medyo off-white. And, ayun nga, dito ko na siya ilalagay. Kasi yung pot nun is 10 by 12 inches lang. Mga something like that. Or 10 by 10. Kaya, feeling ko na medyo malaki naman na yung tinangkad niya. Kaya, pwede ko na siyang i-transfer dito para mas hindi mapigilan yung pag-grow. Hindi ko sure kung isa-separate ko na tong part na to na ang laki-laki na nila dati nung nabili ko to. Ganito lang sila kaliliit. Tapos, meron dyan white na white na white na ganito. Yun pa yung namatay. Siguro kasi ganun talaga pag mostly pag lagi pag pure variegation talaga. Yun ang medyo mas naunang bumigay. Ito medyo pabigay na din. Pero etong bagong mga bagong dating na maliliit. Medyo all green sila. Ito makikita niya may variegation. Itong bago. Half na half po. Ang ganda. Ayun o. Half-half siya talaga. Hindi ko sure kung isasama ko pa rin sila sa isang pot. But I'm not sure kung masaseparate na sila ng hiwalay talaga. Ayan. Ang gamit ko rin before ay loam soil. So makikita niyo naman. Medyo moist pa yung itong soil na to. Kasi hindi ko talaga to hinahayaan na mag-dry completely. Unlike ng mga philodendrons, pothos, ganyan. Fiddly fig. Ito kasing elephant ear na to. Mas gusto niya yung medyo moist-moist lagi. Yun. Hindi naman po ako magpapaka-professional or masyadong expert sa plants, ganyan. Pero yung way ko po na to, kung iunahan ko na kayo, disclaimer, is yung effective way na nagagawa ko sa mga plants ko. Kung iba-iba po tayo ng style and effective naman sa atin sa isa't isa, di go, diba? So, ito po yung style na usually ginagawa ko pag nag-re-repot ako or nag-change ako ng pot sa original niya na size. And makikita nyo kasi ang kapal na nitong ganito. Dati mga ganito lang ito na nabili ko. So, ito yung gagawin ko. Unti-unti ko siyang gaganyan eh. May gamit akong maliit na tools. Ayan, na pang-repot. So, ayan. Patakita ko sa inyong roots. Ayan na yung roots niya. Ayan, no. May sarili na siyang roots. So, baka i-transfer ko ito or itira ko siya dito. I-check natin. Bubungkal-bungkalin ko lang tong loam soil. Kung makikita niyo yung loam soil, very, ano siya, magaan siya, lightweight siya na soil. Kaya marami nagtatanong sa akin, Miss Roma, loam soil ba talaga gamit mo? Kasi bakit nung ako nag-repot, parang hindi siya kumakapit. Kaya po, pinipress ko lagi pa nagre-repot ako. Yun ang ginagawa ko lagi. Para magsiksik. Sumiksik siya. Parang ganun. So, dahan-dahan tayo, especially sa tabi ng mga roots, sa pagmalapit na sa roots, kasi ayaw nating ma-stress sila. Kasi ang ganitong plant, usually 2 to 4 weeks to, bago maka-fully adjust sa bago nilang bahay. And so, we will be very careful. Kung kayo po, meron din kayo mga ibang style sa pagre-repot nyo,
just comment down below para check natin, 'di ba? Mabasa rin ng ibang viewers kung ano yung effective. Pero yun ang style ko. Inuuna-una ko sa gilid, sa sides. So, additional tip ko dito is maganda rin yung allocation na to na nilalagyan siya ng fertilizer. As for me, syempre, Miracle Grow. Pwede rin naman Osmo Coat para cheaper, tsaka hindi ka madalas maglalagay kasi ang Osmo Coat kahit every 2 months, caring-caring na siya kasi slow release nga yung ganong fertilizer. Unlike yung mga liquid like Miracle Grow, powder siya na gagawin mong liquid, imimix mo sa, ayan na siya, ayan, imimix mo sa, ano yun eh, kahit sa tap water. Medyo weekly yun, ganun, or every 2 weeks. Ayan, unti-unti lang po. Gentle lang po itong ginagawa ko, baka akala nyo parang sobra ko siyang hinaharas. Hindi po, napaka-gentle po nito. Kaya iba nagko-comment na parang hindi ako gentle sa plants. Tanongin nyo po yung mga laman ko kung hindi ako gentle sa kanila. Iba-iba po tayo ng diskarte, yun lang po isipin natin. Hindi lahat ng effective sa iba, effective din sa iba. Iba-iba tayo ng sitwasyon at iba-iba tayo ng paraan sa pag-aalaga. Ayan. Pero ang laki na po ng ano niya, roots, oh. Hanggang dito na yung umaabot yung roots niya. So baka i-repot ko na to, i-separate pot ko na to. Para hindi naman tayo pare-pat-repot. Kasi ganun daw yun. Pagka, nasa nabasa ko lang, ah. Pag magre-repot ka roon ng alocasia, mga elephant ear, ganyan. Elephant ear, ah, hindi yung alocasia ng mga maliliit, ganyan. At may alaga siya, ayun, oh. Yun. Pagka mag-ano daw, magre-repot ka, kailangan, isipin mo yung medyo malaki. For this, ah, for this plant, na, ano, yung, ang ire-repot mo na, pag palilipatan mo na, pot ay medyo malaki para iisipin mo yung pang ilang taon siya dyan, gano, or ilang months. Kasi mabilis lang lumaki to eh, which is na ano ko rin, na na-notice ko din. Ito guys, yung dalawang maliit na ipagsasamahin ko to sa smaller pot. Baka dito, ito yung ipapalit ko dyan. Ayan, sila na yung pagsasamahin kong dalawa. Ito medyo all green. Tapos ito yung may elbow. Ang cute, cute, cute. Yun yung roots nila. Pwede na rin naman yan. Enough na rin yan na ma-irepot sila. Medyo niluluwagan ko yung ano niya sa sides, yung soil niya sa sides. Do maluwag naman. Pero kasi since matigas tong plastic pot na to, hindi naman siya tulad ng mga nursery pot na pwede mo ganun-ganun din sa labas. So kaya ko siya iniikot gently. Gentle lang din siya. And ganito rin yung ginawa ko sa rubber tree ko na isa yung lemon lime, yung binaligtad ko siya. Tapos may nag-comment pa nga na mamatay daw, malalanta kasi parang mali daw yung style. Pero so far thankful naman ako, hindi po siya nalanta. So talagang minsan kasi may mga style tayo na akala nyo sinasadish na natin yung halaman, pero wala po tayong magagawa, especially pag big plants sila, may tendency natin na i-ano sila, itumba or what. Pero syempre sa tamang pag placing naman. Ito na siya. Ah, ang grabe. Tignan niyo yung roots, oh. Mimi! Grabe na yung roots niya. Ayan. Mimi! Ito na siya sa super laki na pot. Ayan po, ang roots niya. Grabe, ang dami. Hindi pa siya ganyan kadami roots niya nung
nabili ko, pero parut bound na rin pala siya, sa sakto lang na irepat. So, nakita niyo naman, okay na okay. Ito yung pinagputulan ko nung kanina na malambot. So, lahat, ito yung bagong unfurl ang ingay ni Rafa. Ito yung bagong unfurl. Kasi nagyan ko na ng mga tali, kasi meron akong placing na gusto na, yun yung haharap sa part na to. So, ayan, dadagdagan ko pa sa ilalim. Yung loam soil na ko dyan, pues siguro mga 4 kilos, half nung 8 kilos na loam soil. So, dadagdagan natin. Para tataas siya, and mga hanggang dito yung cover, parang ganun. So, dadagdagan ko na siya ng soil, inangat ko na rin to. So, parang isang buong sack na ng 8 kilos na loam soil nilagay ko. And, kung mapapansin nyo, hindi ko na siya winagwag yung root soil na nasa roots. Kasi usually ganyan ginagawa ko sa ibang plants. Yung hanggat maaari nagtatanggal ako ng soil na nasa roots. Pero buo ko na siyang ilalagay para hindi na siya din masyadong ma-stress. Ayan, medyo iaano ko lang yung mga nasa top part. Gaganong-ganong ko lang din. Gentle lang din, mahinahon, para hindi maputol ang mga roots yan pag ganyan-ganyan lang tayo. Kaya gamit na gamit ko itong ganito kasi patuli siya sa dulo. So, medyo ayan. Ayan. And siguro mga magdadagdag pa ako ng kalahating ano pa, kalahating... Uy, saan ka pupunta? Ito pala si Sedi, bagong ligo. Wow, ang pogi. Hi. Pogi. Ay, hindi na pogi si Sedi. Hindi ka na pogi, Bem. Hmm? Lagyan na natin dito. Ah! Hindi natin. Grabe laki ng pat na to. Pero ang nahanap ko talaga sana, yung pataas na pat, kahit hindi ganito kalapad. Pero wala kasi usually yung mga ganun, mga cement pot or terracotta na ang bigat naman masyado. So, a-add lang ako dito. Tama na sa akin, enough na sa akin itong ganitong taas. Ito yan. Add natin konti. Dapat ito may katulong talaga ako. Diba? So, mapupuno na natin itong buong side na to. Pag maglalagay kayo ng soil sa sides, yung medyo ano naman, medyo ikakalat nyo siya sa buong side para hindi siya tatapini. Kalat natin sa buong side. Akala ko nung una, baka yung pot na to ay masyadong malaki para sa halaman na to. But nung nakita ko yung roots na halos puno na rin siya, pa root bound na, okay na okay lang. Kasi ganun yun eh, parang feeling ko, baka maging ano siya, napipigilan yung paglaki niya, diba? Buhusan natin to. Pagka talaga, pag kung bigas to, hindi ko ito mabubuhat eh. Pero para sa halaman, nabubuhat ko. Medyo, ito yung back part. Tapos, ikalat natin siya. Ayan. Ako, ayan na ang batang makulit. Ayan, lulupa tayo. Ako lang. Mam-chama. Ayan, may nakikigulo na sa aking isa. Maglulupa daw kami. Wag yan! Ito ang finishing touches. Dati mahilig ako maglagay ng pebble sa ibabaw. Pero napansin ko, parang hindi nakakahinga yung boots. Parang may something ganun. So, hindi ko na nilalagyan kahit nasabihin ng kita yung... Maganda pa moss. Yung green moss ang nilalagay ko. Mas okay pa. Mas parang ano siya, mas mamaya lalagyan ko kasi may ganun nga pala ako. Ayan yung ginagawa ko, dinidiinan ko siyang ganun kasi nga loam soil to. Pero dahil sa malaking planto at mapigat, hindi mo siya kailangang super duper i-ganun. Unlike pagka mga fig tree na hindi ganun kalaki ang roots, tapos mabigat sa taas, kailangan mo talagang i-guide, parang ganun, kung saan mo siya ilalagay para gigit na siya. Same din naman sa ganito, pero hindi lang masyadong effort. And saan pa ba? Sa mga poto, sa mga trailing plants, mahira. Eh, yung iba, minimix nila yung loam soil at saka garden soil. Pero hindi kasi ako magamit ng garden soil. Parang happy na ako sa loam soil. Add pa natin. Ayan. At yung gamit ko, ayan, ganyan. Lagi ko ito pinapakita. Loam soil. Organic loam soil. Parang lagi siyang ano, parang lagi siyang moist ang dating. Tapos tinitinan-tinan ko lang, malalaman mo naman to pag dry na dry, parang maputla na siya yung itsura niya. Ayan. Ano ba? Madali lang,
madali na siyang i-repot. Mahirap yung mag... Siyempre, iniingatan mo yung maliliit na roots. Yun ang mahirap. Ang pinakamahirap dito, yusog. Muti na lang dito lang ilalagay. Pinakamahirap dito yung maglipat-lipat. Hindi na to pwedeng palipat-lipat. Ayan. Medyo mas maraming ano. Dapat ibabalanso siya para nakalip na. Diba? Video tayo. Yeah, di video tayo. Hello ka dun. Hi ka dyan. Hi! Bagong soil yung nilagay ko lahat dito. Hindi ko na ginamit yung luma. Yung luma, gagamitin ko dun sa kinarepot ko na dalawang maliit. Pero pagsasamahin ko sila sa isang pot pareho. Para since maliit pa naman sila, baka magkalunod-lunod naman sila sa sobrang laking pot. Para lakihin muna natin. Ang bilis ng lumaki nito. October 5 ko to binili. Mga... Wala pang 3 feet to noon or 2.5 feet, 2 feet, mga ganon. Mga 2.5. Ngayon, 4 feet na siya. 4 feet plus ng konti. And hindi pa ganito kalaki taba yung mga tangkay niya. Mataba po ito. Ang gusto ko lang sana mangyari sa kanya, siguro kung nakadirekto sa soil, sa lupa, talaga sa ground, mas kakapal to. Eh, parang ganon siya. Yung, parang kay Miss Jinky, yung ano siya, yung Jinky Pacquiao po. Yung parang mataas siya, tapos nasa taas, sa taas mag-i-start yung ganito, yun yung hinahanap ko. Pero, kaya nga parang hindi ko na siya tutuloy ibenta kasi naisip ko, ang ganda rin yung pag nakita mo pagtagal na tumangkad siya ng gano'n, parang, ay, galing to sa akin dati ng ganito kaliit, tapos lalaki siya, diba? And thankful ako na walang mga higad or something na nagpupunta dito, parang yung magnat-ngat, gano'n. Kasi yun yung nangyari. Bago ko ito bilhin, ang story nito, perfect yung leaves nito, mga 6 din or 5. Tapos, mga after 1 week, tsaka ito dineliver. Bago i-deliver, sinabi nung seller na, ma'am, okay lang ba na, baka, kung gusto nyo pa, kung ayaw nyo na okay lang. Kasi, may nagngat-ngat doon na higad. So, nasira halos lahat ng dahon. So, ang ginawa ko, nag-antay-antay ako na may mga lumabas na bago. Tapos, tsaka ako binabawasan. Kaya, perfect na sila lahat. Ayan! Ganda-ganda. Nabawasan naman sila ng isa. May pumalit naman na mas maganda. O, diba? Ito yung bagong unfurl. Ayan. Tapos, ito yung pot. O, yan na yung nilagay ko na moss. Diba? Ayan! At yung laki dito. Laki. Tapos, ito pala yung maliliit. Nilagay ko sa smaller pot. Mga 8 by 7 inches. Para hindi naman sila magkalunod-lunod since hindi pa gano'ng kalaki yung roots nila. So, balitaan ko kayo kung ano mangyayari dito. Yan, ang cute ka talaga nung small, oh. So, ayun guys, ang pagre-repot ko at pag, actually parang repot and propagation yung ginawa ko dahil na separate natin ng pot yung dalawa na maliit. And yun nga, care tips ko, wag na wag nyo nga hayaan na mag-completely dry yung soil. Isa to sa mga plants na hindi pwede mag-fully-fully dry talaga. And maganda sa kanila. Dito sa part na to ng bahay, open garage to, natatamaan siya ng morning sun lang, morning sun, which is okay din since variegated. Ang variegated po na plants, any kind of plants na variegated ay kailangan ng mas bright indirect sunlight. Pero ito, morning sun lang talaga. Walang afternoon sun na napupunta dito. Tapos, lagi na uulanan. Yun, ang gustong-gusto pa nila, na uulanan. Hindi ko maintindihan, but etong ganito kalaki ay nabuhay ko. At napaganda ko. Pero yung allocation na Amazonica, yung mga ganun, hindi. Pero meron ako dito yung green shield na nagbalik loob. So, okay na siya. Ang green shield ko, mas okay na siya. Yung Amazonica ko ay natutulog pa sa kasalukuyan. So, ayun guys. And may mga nagko-comment kasi, may mga nag-PM sa akin na ba't yun sa kanila daw namatay, ganyan, may lilim naman. Siguro big deal din yung humidity dito sa lugar na to. Tapos tabi-tabi kasi sila na plants. Kasi diba sabi nila, pagka mas tabi-tabi ang plants, mas mataas ang humidity ng area na yon dahil marami sila doon. Unlike yung hiwa-hiwalay. And isa nga, open dito, nahamugan, nauulanan. Morning sun, perfect na perfect. Kung makikita niyo, wala talagang sira. As in, wala. Ako, ang arte-arte ko sa ganyan, sa mga brown spots, wala talaga. As in, kahit brown edges, wala. Wala, oh. Wala. Flawless. Diba? Pero ang naantay ko lang ay mag-anak to ng pure na white. Yun, achieve na achieve yun. Kasi meron siya
Ito lang, meron pa siya na talagang pinakamaraming white ayan. So, ayan. Hey, thank you so much for watching. And kung meron kayo mga comments, suggestions, just comment down below. And please don't forget to subscribe.